bringing hope the world over. Hope Channel. Kaibigan, kamusta ka? Sana'y patuloy mong nararamdaman ang pananabik sa mga panibagong paksa na ating tatalakayin. Kasama mo pa rin kami ang inyong lingkod, Ann Huilar, at syempre ang ating kabataang pastor, Kuya Bryan Tolentino. Salamat, Ann. Salamat din po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin na nasasabik na mag-aral ng propesya, lalo na ngayon at mas malalim pang ating pag-aaralan, Ann. Ayan, Kuya Bryan, habang tumatagal, mas sumasarap ang usapan natin dito sa mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Biblia. Katulad na lang ngayon ay tatalakayin natin ang larawan ng hayop. Sa dami ng hayop, katulad ng mga pinag-aralan natin, meron tayo mga leopardo, may mga oso, parang ang daming hayop natin na pag-aralan. Pero anong kakaiba sa hayop na to, Pastor? Ang kakaiba sa hayop na ito ay nag-establish siya o gumawa siya ng mas matatag na institusyon na isang larawan na gagamitin niya para maging subukan niya sa huling araw kung sino talaga ang tapat sa kanya at kung ano ang gagawin niya sa mga hindi magtatapat para sa kanya. At ganun din ang Panginoon, meron din siyang itinatag na tatak para sa kanya, pero sa susunod natin pag-aaralan yun. Yan, tama ka dyan, Kuya Bri. Kaya mga kaibigan, naku, alam kong meron mga namumuong katanungan na dyan sa inyong mga isipan. Kaya huwag kayong bibitaw, samahan niyo kami sa pag-aaral tungkol sa paksang larawan ng hayop at sabay-sabay nating sagutin yung mga katanungan na yan. Dito pa rin sa programang Clear Messages, The Great Hope. Sa ating pong pagpapasimula muli, iimbitahan muli natin ang ating Panginoon Jesucristo. Ang banal na Espiritu ang siyang tumulong sa atin upang unawain ang larawang itong ating pag-aaralan. Dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin at ang inyong pong presensya ang amin pong hinihingi ngayon, at ang banal na Espiritu nawa ang magpaunawa sa amin ng mga importanteng bagay tungkol sa propesiyang kailangan po naming matuklasan upang mahanda kami sa napakalapit na inyong pagdating. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, Kuya Bri, ano ba talaga yung hayop na tinutukoy sa paksa natin? Well, kagaya nung pinag-aaralan natin, Ann, last time, no, ang hayop na ito ay yung gumaling ang sugat. So, walang iba kundi ang kapapahan o yung Roma. At ang kapangyarihan ito ay lalo pang lumalakas. Samantala, pero wala na siyang political na kapangyarihan. So, ang gagawin nitong hayop na ito ay makikipag-koalisyon o magkakaroon siya ng mas malakas na kanang kamay. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng Amerika. So, pag-aaralan natin ito, ano? Pumunta tayo uli sa Apokalipsis 13. Sisimula natin sa talatang 11. Apokalipsis 13 sa talatang 11. Sige, Ann. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. At siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Kuya Bri, parang ito yung napag-usapan na rin natin ito yung nakaraang paksa natin. Okay, so napakaliwanag ano, na ibang hayop ang umahon. Dalawang sungay ang katulad ng isang kordero at siyang nagsasalita ng gaya sa dragon. So, ang pagsasalita ng kagaya ng dragon, walang iba kundi yung tinatawag na persecuting power. Pakinggan natin ang ilan sa mga salita na mas makakatulong sa atin kung paano natin ito mapag-uunawa, gaano baka makapangyarihan ang Amerika sa bagay na ito. Ang sabi ni John Wesley, babasahin ko ito, at ang sabi ni John Wesley sa ang note niya sa Revelation 13, "He is not yet come noong 1754, though he cannot be far off, for he is to appear at the end of the 42 months of the first beast." Ito ay nakukuha natin sa explanatory notes upon the New Testament, 1791 edition, volume 3, 299. So, nagsalita na mismo si John Wesley, ang ama ng Methodist, na hindi pa ito nagaganap. Yun ay 1754 pa lang. Pero, nung pagkatapos na matapos ang kapangyarihan ng Roma
o 42 months pagkatapos ng 1,260 days o years, which is 1798, ito ay babangon para bigyang uli ng kapangyarihan ang Roma. Kung titignan natin. At makikita natin na walang ibang bumangon. Kasi nung ma-persecute ang Roma was 1798, immediately nung 1789 ay nagkaroon ng konstitusyon ang United States of America o ratifikasyon ng kanilang konstitusyon. Yung napapansin ko sa kwento, eh tila bagay yung mga ganyan tao, nawawala ng kapangyarihan, tapos biglang bumabangon, tapos nawawala ulit, tapos bigla sila bumabangon. Parang ayaw nilang sumuko. Mm-mm. Actually, ito ay hindi na-anticipate ni Satan. Ito ay nasa propesiya na kaya hindi niya makayang hindi gawin. Pero gusto lang ipakilala sa atin na itong kapangyarihan ito ay hindi nagbago. Ganun pa rin ang kanyang kapangyarihan. Bagaman napakabait ng Roma ngayon, nagpapakilala siya at siyang nagbibigay ng lahat ng mga magagandang bagay, which is na-appreciate natin hanggang ngayon, ano? Mga welfare at mga social services. Pero hindi ibig sabihin ito na nagbago na siya. Ganun pa rin ang kanyang persecuting power. At dahil wala pa siyang gaanong lakas ngayon, dahil hindi pa, wala pa siyang sariling armada, ay binubuo niya pa lang ang kanyang relasyon sa Amerika. Na itong Amerika na ito ay bumangon noong 1776, noong July 4. Kung titignan natin, ang kanilang konstitusyon ay noong 1789. Pagkatapos ito na mahuli ang kapapahan. So, ang sabi naman ni DeWitt Talmage, at iko-quote ko siya mula sa kanyang isinulat na America for God, ang sabi niya, it is reasonable, sapagkat sinabi niya na ang United States talaga ang lam na binabanggit sa Revelation 13:11. Ang sabi niya, and I quote, it is reasonable, close quote. Pagkatapos, ang sabi niya, to suppose that God would leave out from the prophecies of this book this whole Western Hemisphere. No, no. Parang sinasabi niya na hindi pwedeng ma-left out kasi this is a global event, itong paglaya ng United States of America mula sa Great Britain. At sinasabi niya na ito na yung lamb-like beast na makikita natin. At ang kapangyarihan nito ay kakaiba sapagkat meron siyang tinatawag na religious freedom at freedom din ng mga tao na mag-isip para sa kanilang sarili. Ayon sa Article 1 ng United States Constitution, pakinggan mo ang sabi, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble or to petition the government for the redress of grievances. So, napakahalaga ng artikulong ito. Alam mo, this is a perfect article. Napakaganda nito. Ito lang ang pagkakaiba ng konstitusyon ng Amerika sa iba pang mga konstitusyon ng unang panahon na yunan. Bakit? Kasi binibigyan nila ng karapatan ang separation ng state and government. Bakit? Dahil hindi sila pwedeng, ang Congress ay hindi pwedeng gumawa ng anumang pagpasa na may kinalaman sa relihiyon. So, hindi sila pwede mag-persecute ng sino man, hindi sila pwede dahil sa relihiyon, at binibigyan din nilang karapatan ang mga tao na naggumawa ng sarili nilang assembly. At pwede silang gumawa ng sarili nilang press, o pwede silang maglathala ng kahit anong gusto nilang ilathala. Huwag lang makasisira sa kapayapaan, ano? At pagkatapos nito, and to petition the government for the redress of grievances. So, grievances. Itong redress of grievances na to, pwede nilang ireklamo ang gobyerno sa anumang katiwalian o mga bagay na kumbaga ay pagkakamali nito. Di ba't napakagandang kalayaan ito, Ann? O kaya nga, di ba sabi nila yung mga bansa ayan yung mga klase ng kalayaan na gusto ng mga tao? Parang nabibigyan na yung mga opinion nila, kung ano man yung nararanasan nila, kung nadedihado sila, ay meron silang karapatan na sabihin yun. Pero first time lang ito, Ann. Walang ganitong gobyerno nung 17th centuries na to, 1776. Kaya sila pa lang ang kauna-una ng gobyerno na binigyan nila ng full freedom ang mga tao na mag-isip sa kanilang sariling conscience. Kaya napakaganda nitong konstitusyon na ito. At sa tingin ko, they prayed for it. And this is God's leading.
dahil dito pa lang naranasan ang tunay na freedom. At sa Article 4, gusto ko ring mabasa ito an, the right of the people to secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizure shall not be violated. So, hindi rin sila pwedeng puntahan na lang at kunin ang kanilang property o kunin ang kanilang mga papeles o anumang bagay na hindi dumaan sa due process of law. Ito ay isa sa mga Magna Carta na ibinigay ng United States of America sa bawat mamamayang meron siya. At ganun din sa Article 5, ito'y bahagi ng amendment, ano, Second Amendment. Ang sabi dito, no person shall be subject for any offense to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself. Hindi siya pwedeng gamiting witness against sa kanyang sarili. Okay? So, hindi mo pwedeng gawing witness siya against sa kanyang sarili. At ang sabi dito, and to be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation. So, hindi mo pwedeng basta nalang kuna ng lupa ang isang tao na hindi mo siya babayaran. Ito ay batas na isinaloob sa konstitusyon ng United States of America. Ano sa tingin mo, Ann, ang magandang naidudulot nito sa bawat mamamayang kinasasakupan ng Amerika? Ano po, syempre na-exercise na yung karapatan nila bilang isang tao. Tapos kapag ganun, edi napapahayag nila yung mga opinion nila. Tapos yung mga opinion na yun, nakakatulong sa kung ano man yung mga suliranin na kinaharap nila bilang isang bansa o lipunan. Kaya siguro, Ann, ito ang pinaka naging dahilan kung bakit napaka-progressive nila na bansa. Ang daming naging inhenyero, ang daming naging edukado, ang daming gumawa ng mga imbento na hindi ito kinuha sa kanila nang mawawalan sila ng karapatan, kundi binigyan sila ng enough na kalayaan, kaya yumaman sila ng yumaman. At nagawa nila kung anong gusto nilang gawin. So, napakagandang konstitusyon. Ngayon, iisipin ba ito, Ann, na itong bansang ito ay magpe-persecute samantalang napakalakas ng kanyang konstitusyon na hindi siya magpe-persecute? Diba? Iisipin mo ito? Napakahirap, ano? Pero titignan natin, meron bang pagbabagong mangyayari sa Amerika pagkatapos ng konstitusyon? Tignan natin, Ann. May mga ilang pagkakasulat dito na magiging kagaya din siya ng dragon. Sabi dito, katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. So, darating din ang panahon na magiging kagaya din siya ng dragon, Ann. Ang sabi dito, sa isa sa mga chronicle, sa babasahin natin, Ann, ano, ilan sa mga notes on Virginia. Babasahin ko ito mula sa kay Thomas Jefferson. Ang sabi dito, at the very beginning of the nation's existence, ang sabi niya, the spirit of the times may alter and will alter. So, naniniwala si Thomas Jefferson, isa sa mga naunang presidente, na magbabago din ang espiritu. Ang sabi niya, our rulers will become corrupt, our people careless, our single zealot may commence persecution, and better men be his victims. So, naniniwala si Jefferson na darating ang panahon na papasukin ito uli ng sistema ng kagaya ng sakapapahan, at magiging corrupt siya. Yes, saka may posibilidad daw na mag-persecute din daw. Yes. Alam mo, Ann, hindi naman sa paninira, ano? Pero kung papansinin natin, nagiging corrupt na rin ang bansang Amerika. Hindi siguro natin in bulk makikita ng mukhaan, pero nagiging corrupt sila. And besides, ang mga educational institution na nagtuturo sa kanila ay hindi naman original na galing sa kanila. Mapapansin natin, ang mga institusyong itinatayo ay halos hindi galing na rin sa ano, sa Roma, 'di ba? Ang mga kilalang mga universidad sa bansa ng Amerika ay galing sa mga Roman na edukasyon. Kaya may mga corruption din na nangyayari. Babasahin ko an itong sinabi in letter ni Rabbi Mordecai M. Noah. Ang sabi niya, and I quote,
Your sect, by its sufferings, has furnished a remarkable proof of the universal spirit of religious intolerance. Inherent in every sect, our laws have applied the only antidote to the vice, but more remains to be done. For although we are free by the law, we are not so in practice. Public opinion erects itself into an inquisition, and public opinion, and exercises its office with as much fanaticism as fans the flames of an auto de fe. Letter to Mordecai M. Noah, May 28, 1818, by Thomas Jefferson Paper. So, kung titingnan natin, darating din ang panahon na bagaman ngayon ay binibigyan ng karapatan ng minoridad o minority na may voice sila, darating ang panahon mas magiging makapangyarihan ng majority. Kung sino ang mas maraming nagsasalita o bumoboto, ay pwedeng dumating ang panahon na i-persecute ng karamihan ang kaunti. Sa ngayon, pinoprotektahan pa rin ng United States Constitution ang minority. Kaya nga merong minority leader, majority leader, at ang mga minoridad ay binibigyan ng enough privilege sa ngayon. Pero darating ang panahon na hindi na magiging ganito, kagaya ng sinabi ni Thomas Jefferson. Magiging corrupt din ang kanilang sistema. So, paano ito naging unti-unting nakukurap? Gusto kong tignan natin ang ilan sa mga batas na ipinapasa o kaya ay unti-unting binabago para makita natin yung pag-create ng image. Alam mo, bago natin ituloy ito, ganito din ang Babylonia noon. Ang Babylonia ay kin-create para sa equal right sa pamamagitan ng Haring Nabucodonosor. Pero isang araw ay gumamit ang mga religious leaders ng kanilang influence para kanilang masira o ma-influensyahan si Haring Nabucodonosor. May tatlong Hebreo o may tatlong mga Hudyo na nandoon sa pamamahala ni Haring Nabucodonosor, si Mesak, si Sadrak at si Abednego. Isang araw, sapagkat naiinggit ang mga relihiyosong leader na mga Kaldeo, mga Encantador at Mahikero, nakikita nila na hindi lumuluhod si Mesak, Sadrak at Abednego sa Diyos-Diyosan. Kaya gumawa sila ng, nagpasa sila ng batas at pinapirmahan nila ito kay Haring Nabucodonosor na in good faith. In good faith. Pero nasa isip nila na kapag kanilabag ito ng tatlong Hebreo, kaukulang parusa. May parusa ito. So gumawa sila ng batas at pinapirmahan nila ito with a seal kay Haring Nabucodonosor. At nung makita ito ni Haring Nabucodonosor, para maganda naman, para mag-create ito ng loyalty sa kanya, pinirmahan niya ito. Tinatakan niya ito ng kanyang seal of approval. Ang problema, nung gumawa na siya ng isang malaking imahe ng kanyang sarili sa katawang ginto, buo ay ginto at napakataas nito, ang sabi sa batas, kapag katumunog na ang flauta at ang lahat ng mga instrumento at ang mga drums, kailangan na silang lumuhod lahat. Ang problema, may tatlong nananatiling hindi nakaluhod. Ito ay si Mesak, si Sadrak at si Abednego. So, ang batas na ito na walang intensyong magparusa ay naging persecuting law. Dahil ang sabi ng batas, ang sinumang hindi lumuhod ay itatapon sa nagniningas na apoy. Kaya malungkot man ang Haring Nabucodonosor, pinatawag niya ang tatlong mga Hebreo at ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kapag tumunog na ang plauta, ang soltero, at ang iba pang mga drums, lumuhod na kayo. At ang sabi naman ng Hebreo, ang tatlong Hebreo, hindi po kami luluhod. Ililigtas naman po kami ng Panginoon. At kung sakaling hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod. So, nung tumunog na, hindi sila lumuhod. Kaya, ang ginawa ni Haring Nabucodonosor sa kanyang galit, ay pinalagyan niya ng mas ikapitong beses pa na mas mainit ang horno. At nung kinuha na sila ng mga soldiers o ng mga sundalo, ay inabot sila sa apoy o itinapon sila sa apoy. Pero alam mo kung nangyari? Unang namatay yung mga soldiers na nagdala sa kanila sa apoy.
At samantalang sila namang tatlo ay para lang nagsasunbathing, para lang silang nasa aircon na nakatayo. At kasama nila ang isa pang parang anak ng Diyos at pinalabas sila ng Haring Nabucodonosor at pagkatapos ay namangha ang Haring Nabucodonosor at sumamba sa tunay na Diyos. Kuya Bryan, yung natatandaan ko sa sinabi mo nung nakaraan eh, na kapag nasa panig ka ng Panginoon, eh hindi ka takot na mamatay dahil sa paniniwala mo sa Kanya. At yun yung nakita natin sa tatlong magkakaibigan. Yun ang nangyari. Pero alam mo, Ann, kung sino pa yung nagsuplong, siya ang isinuplong din sa apoy. So at the end, sino ngayon ang naparusahan? Sila na gumagawa ng ganitong mga batas. So tutunghayan natin dito sa ang conflict dito sa Revelation 13 sapagkat may mga relihiyosong mga movement na gumagawa sa Amerika ngayon towards doon sa legislation ng Sunday Law, kagaya ng National Reform Association, ng International Reform Federation, Lord's Day Alliance of the United States, at New York Sabbath Committee. Ito ay aktibong gumagawa na nung 18th century pa para sa pagpapasa ng panibagong batas. At pakinggan mo ang ilan sa mga iku-quote ko mula sa kanila, The National Reform Movement, A Manual of Christian Civil Government, Article 2 of the Constitution. Sinasabi na, to secure such an amendment of the Constitution of the United States as will indicate that this is a Christian nation and place all the Christian laws, institutions, and usages of our government on an undeniably legal basis on the fundamental law of the land. Parang sinisikap niya na ipakita na ang Amerika ay isang Kristiyanong bansa at kailangan ay matupad nila ang mga Kristiyanong paninindigan. Yun ang ibig nilang ipahiwatig. Kaya dito sa isang lathalain, Christian Statesman, August 1921, binabanggit ang mga statement na kagaya nito. How to take the most dangerous weapon out of our hands of secularists, amend the highest written law of the land. Kasi dumadami ng secularist sa Amerika at hindi na nila mapigilan. So, ang iniisip nila ay amend ang konstitusyon ng bansa. Okay. So, kasi ang Amerika ay malaya sa kanyang gumawa ang lahat. Secularist, Satanist, Christian, Hindu, Buddhist, kahit ano malaya sa kanya. So, ang gustong gawin ng mga Kristiyano ay i-control ito na gawing Kristiyanong bansa. Ang problema kapag ka naging Kristiyanong bansa, anong gagawin nila naman doon sa mga hindi Kristiyano? Maring patayin nila, o paalisin nila, palipatin nila ng ibang lugar. So, basically, mawawala na yung original na in-establish ng mga ninuno na konstitusyon. At ito ang sabi nila, our federal constitution so that it shall plainly proclaim the will of the Lord of the nations as the rule of our national life and the standard of our national conduct in dealing with our problems, internal and external, national and international. So, iniisip na nila ito na makabubuti ito sa majority ng Christians. Pero sa tingin ko, hindi ito makabubuti. An, sa tingin ko, sa tingin mo, makabubuti ba ito sa ibang relihiyon? Hindi, Kuya Bryan. Lalo na kung i-consider natin yung mga minority. Kasi kahit maliit sila, eh bahagi pa rin naman sila ng bansang kinabibilangan nila. Mm-hmm. So, ang Amerika ngayon ang nag-cater ng napakaraming religion sa buong mundo. Kaya nga, ito ang kanilang pinakamalaking way para mag-create ng mas malaking progress sa kanilang bansa. Okay, hindi lang yun, Kuya Bryan. Ang pinakamalaking bilang ng relihiyon ngayon, eh napakarami ding maliliit. Mm-hmm. At yung mga maliliit na yung minority na pag pinagsama-sama natin, eh malaki rin yung maapektuhan. Mm-hmm. Kagaya tingnan mo sa mga bansang Muslim na masyadong mahigpit sa relihiyon, ay persecuted din ang relihiyong Kristiyano. Gusto ba nating mangyari ito sa mga Kristiyanong bansa na pinipersecute din natin ang hindi Kristiyano? Hindi, Kuya Bryan, dahil maaaring makasakit tayo physical o spiritual man sa ibang tao. That's it. So, hayaan natin ito. Bagaman nagpo-flourish ang kasamaan, talagang nasa propesiya na yan. Pero, ang gamitin mo, ang pagpapakakristyano sa isang batas, ay lubhang napakadelikadong bagay. Kaya, ang sabi dito, isang asosasyon ang nag-point na ganito ang kanyang sinasabi. Ito ay matatagpuan natin sa editorial, Christian Statesman,
we cordially gladly recognize the fact that in South American republics and in France and other European countries, the Roman Catholics are the recognized advocates of national Christianity and stand opposed to all the proposals of secularism. Whenever they are willing to cooperate in resisting the progress of political atheism, we will gladly join hands with them in World's Conference for the Promotion of National Christianity, which ought to be held at no distant day. Many countries could be represented only by the Roman Catholics. So, titingnan natin, maganda ang kanilang motibo, kaya lang yung dulo nito, hindi natin kayang i-control kung gagawin natin kagaya nito. Isa pa, ang sabi ng Great Encyclical Letters of Leo the 13th. First, ang sabi ni Leo, and foremost, it is the duty of all Catholics worthy of name and wishful to be known as the most loving children of the Church, to endeavor to bring back all civil society to pattern and form of Christianity which we have described. So maganda rin naman. Kaya lang, merong prinsipyong binabanggit siya. Ang sabi ni Pope Pius the 12th, sa pag-i-insist ng Christianity, ito ang sabi niya. On September 7, 1947, ang sabi ni Pope Pius, the time for reflection and planning is past in religious and moral fields, and the time for action has arrived. The battle in religious and moral fields hinged on 5 points. 1. Religious culture. 2. The sanctifying of Sunday. 3. The saving of the Christian family. 4. Social justice. 5. Loyalty and truthfulness in dealings. So, kung makikita mo, ang pinakasikat ng mga institusyon ng edukasyon sa Amerika ay pag-aari ng Catholic Church at ng Jesuits, ng Dominicans at iba't iba pa. At alam mo, ang prinsipyong itinuturo nila, ibalik ang religiosity at ibalik ang Sunday law. Kung titingnan mo, Kuya Bryan, no, kung kabilang ka dun sa majority, naniniwala sa ganun, parang napakaganda ng objective nila dun sa paraan na yun. Pero ang problema ay yung pagpapatupad nila at kung sino-sino yung mga maapektuhan dun sa bagay na yon. Alam mo, napakaganda. No? Marami tayong benefit na nakukuha sa mga institusyong Romano, no? Na Catholic schools, napakaganda. Pero itong idea na ito ng pagpapanumbalik ng Sunday law o batas na patungkol sa Sunday ay sa tingin ko way beyond doon sa tinatawag nating freedom of religion. Ano? At ang mahirap pa dito, syempre maraming mga nag-aaral na mga leader ng iba't ibang bansa ang nag-aaral sa matataas na mga pamantasan na ito ang itinuturo. Kaya sa tingin ko, ito ay dapat nating tutukan, mga minamahal po natin, mga ano, kung ano nang nangyayari dito. Ang sabi sa History of the International Reform Bureau ng 1911, pakinggan mo, the Reform Bureau, now Federation, is the first Christian lobby established at our national capital to speak to the government in behalf of all denominations. At gusto ko rin basahin itong quote mula sa The Lord's Day Alliance, the 25th Annual Report, page 6. This organization proposes in every possible way to aid in preserving Sunday as the civil institution. Our national security requires the active support of all good citizens in the maintenance of our American Sabbath. Sunday laws must be enacted and enforced. So, para sa mga legislators, ang Sabbath is the Sunday, o Christian Sabbath is Sunday. At makikita mo nga naman ito sa mga dictionary. What is Sunday? Sunday is the Christian's rest day. Pero, kung titingnan natin ang sabi ng Biblia, ang Saturday, ang pinaka-rest day, at wala tayong mababasa na kahit isa man lang na document sa Biblia na ang Sunday ay rest day ng Panginoon. Kuya Bray, kapag ba napatupad yung Sunday law na sinasabi dyan, ano yung mga bagay na magiging limitations ng mga minority? Ayan, tuloy nating basahin ang Biblia kasi mas exciting ito. Punta tayo sa verse 12 and 13. Basa.
At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. So, ang Amerika ay gagamitin sapagkat siya ang mas influensya. Ano mang batas na kanyang isusulong ay gagayahin kaagad ng buong mundo. Diba? Napansin mo, ano mang itulong niyang batas, gagayahin ng buong mundo. Kagaya ng isinulong niyang home security law. Diba? Nung September 11 attack. Kaagad, nandito na kaagad yung Anti-Terrorism Act, diba? O tinatawag nating Homeland Security. Napakabilis. Kaagad na nakarating sa atin, wala pang halos isang taon ay naaprubahan na natin. At ang sabi dito, at kanyang isasagawa ng buong kapamahalaan ang unang hayop sa kanyang paningin. So, kung anong pamamahala ng unang hayop, ganito din ang kanya. At ang sabi dito, at pinasasamba niya ang lupa na nangangahan dito sa unang hayop. So, ang Amerika ang magiging dahilan kung bakit sasamba ang lahat ng bansa sa unang hayop, walang iba kundi ang Papa. O, diba? Napakasimple. At ang pagsambang ito ay hindi sa pamamagitan ng literal na pagsamba, kundi sa pamamagitan ng pagsamba sa araw na kanyang itatalaga. O, tingnan natin sa talatang 13. At siya'y gumawa ng mga dakilang tanda na anupat nakabababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Hindi natin pwedeng kuning literal ito, no? Pero ang apoy na ito ay nangyari sa panahon ni Elijah. Nang bumaba ang apoy, na confirm na siya ang tunay na propeta. Pero dito, makikita natin na ang Amerika na protestante ay isang bulaang propeta. Kaya niyang gumawa ng kababalaghan at gagamitin niya ang Biblia para ipakita sa pamamagitan ng protestanteng pamamaraan ang Sunday bilang araw ng pagsamba. Kaya makikita natin halos lahat ng protestante, Sunday ang pagsamba. At kung tatanungin natin ang Catholics, ang sabi ng mga Catholics, Sunday ang kanilang pagsamba, kaya ito ang kapangyarihan namin sa kanila. Bakit? Sapagkat kung wala kaming kapangyarihan sa kanila, di bakit Sunday ang kanilang pagsamba? Kuya Bryan, meron bang basihan sa Biblia na dapat Sunday ang pagsimba? Yun na nga, ang tanong mo sa akin, wala. Pero pakinggan mo ang sabi ng pagmamayabang ng Roma tungkol sa kanilang Sunday. Pakinggan mo. How prove you that the Roman Catholic Church hath power to command feasts and holidays? Ang sabi sa answer, ito ay makukuha natin actually sa an abridgment of the Christian doctrine. Answer. By the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of, and therefore, they fondly contradict themselves by keeping Sunday strictly and breaking most of other feasts commanded by the same church. Parang sinasabi niya na, kung hindi kami makapangyarihan, bakit ang lahat ng mga Protestante Sunday ang pagsamba? Saan ba nila kinuha yun? Wala naman sa Bible yun. Ito pa ang sabi nila, Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today, 213. The observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay. Ito'y pagsamba nila. Saan? Sa Catholic Church. Homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. So, hindi na natin kailangang intayin pa na sasamba ang Catholic sa Papa. By just worshiping on Sunday, they are actually paying homage to the Roman Catholic Church. Ayan, diba, Kuya Bray? Para bang hindi nila sinasabi yung totoong meaning ng pagsamba nila. Pero pag nagsamba ka doon, may deeper meaning pala yun para sa kanila. Yun. Pag nagsamba ka ng Sunday, natatakan ka ng Catholicism. Ka sa yes. So, ganun yun. Kasi wala naman sa Biblia yun. Bakit mo ginagawa yun? Dahil ikaw ay bahagi pa rin ng Catholicism. Kaya ang tawag ng Catholic sa mga Protestants is their lost son na dapat nilang pabalikin. At ngayon ay pinababalik na nila halos lahat. Kaya may ecumenism na ngayon na bumubuo ng alyansa ng lahat ng mga Kristiyano at sinasabi nila na iisa na lang ang reliyon. Magkakaiba lang ng paniniwala. At gusto nilang linggo ang pagsimba. Yes. Actually, dun sila nagkakaisa. Among any other differences, itong linggo sila nagkakaisa.
Tignan natin, ano? Tuloy-tuloy tayo. Sa talatang 13, pakibasa. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda. Verse 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Verse 15. So ang larawan ng hayop na ito, walang iba kundi ang Sunday. Alam na natin ito, no? Verse 15. At siya'y pinagkalooban ng makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So bibigyan uli ng kapangyarihan ang hayop para ipapatay ng hayop ang sinumang ayaw sumunod. So ang tanong mo kanina, ano naman ang mangyayari sa ayaw sumunod? Ipapapatay. So there will be another great persecution that has never happened in the history of this world. Okay, pero parang napapansin mo yung una, parang pinipilit lang nila kayong magsimba ng Sunday, pero kapag di kayo napilit, dinadaan nila sa dahas o sa pagpatay na ng tao. Pero actually, hihinay-hinayin kanila. Pansinin mo sa talatang 16. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Pansinin mo, lahat ng laya, maliliit, malaki, mayaman, dukha, laya, alipin, binigyan ng isang tanda. So ibig sabihin, magkakaroon ng malawakang campaign tungkol sa tinatawag nating Family Day. Ito ang tawag ni Pope Benedict ngayon, Family Day. At ito'y sinusuportahan na ngayon ng maraming mga labor unions, ng mga private companies, ng iba't ibang mga alyansa ng mga tao na totoo kailangan natin ng Family Day at ito ang Sunday. Kaya lang, ipupush din ito balang araw ang pagbabawal ang pagkakaroon ng trabaho sa araw ng Sabbath. Maganda yung Family Day, ano? Ako, Sunday is my Family Day, pero not definitely my worship day. Okay, pero parang parang fina-front nila yung family para mahikayat yung mga taong pumayag. Mm-hmm. Pero hindi nila alam ano pa yung more dun sa Family Day, ano yung sa likod, ano yung purpose ng pagpapatupad ng Sunday. Ang masaklap dito, hindi naman din ito alam ng mga leaders at kahit ng mga religious leaders, hindi nila alam na natutupad na pala nila ang propesiya. Basta ginagawa lang nila the best that they can do to the very ability at saka religious na pagkakaalam nila. Pero knowing prophecy, alam na natin na ginagampanan lang nila yung role nila ayon sa Biblia. At hindi natin sila sinisiraan, mababait na mga tao ito. Tuloy tayo sa 17. At nang huwag makabili o makapagbili ng anuman o sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. So, pagbabawalan na rin silang bumili at makapagbili. Mawawalan din sila ng hanap buhay at ito yung kanilang gagawing blackmailing sa bayan ng Diyos para ma-identify kagad nila kung sino ang sa kanila at kung sino ang hindi. So kung titignan natin, darating ang panahon na bubuksan ng Sabado bilang araw ng pagtatrabaho at araw ng pag-aaral. Hindi na ito optional ngayon. Hindi na siya magiging optional at ipagbabawal naman ang pagsamba at pagtatrabaho sa araw ng Linggo. So ito'y makadadagdag sa ekonomiya kung tutusin kasi dagdag na kita dahil sa dagdag na opisina. Pero pagdating ng Sunday ay ipagbabawal nila ang anumang trabaho para ano? Para maging ganun din, dagdag na kita din para sa dahil ito'y holiday. So, ibig sabihin, nagko-compensate itong dalawang ito. Kuya Bray, paano ba kung sakaling mapapatupad yung Sunday law, paano siya mauumpisahan? Napaka-simple lang. Unang-una, kung ikay nagtatrabaho at may Sabado, magkakaroon na ng Sabado, matatanggal ka na kaagad sa trabaho kasi ikaw ay papipirmahin, palalagdain, o kaya kung hindi ka magtatrabaho, mawawalan sila ng 54 days of work dahil sa
paninindigan mo, tanggal ka na kaagad. For short, Kuya Bry, magiging batas na talaga siya. Magiging batas ito at hindi ka na makakabili dahil wala ka naman pambili. Besides, wala ka na magiging pera dahil ang lahat na ng ano ay nagre-require na rin ng ganito. So, ibig sabihin, gugutumin ka talaga nito. No, hindi pala siya, Kuya Bry, katulad ng dati na may digmaan, na may pagpatay, pag-persecution. Ngayon, hinahinay ka nilang papahirapan. Gagamit sila ng ekonomiya at mag-iisip ka. Isip mo, magtrabaho na lang kaya ako kasi ang importante ay mabuhay ko yung pamilya ko. Di ba maganda naman? Buhay ko ang pamilya, maintindihan naman ako ng Diyos. Ganito na, pero hindi mo alam, ito na rin ang subukan ng Diyos kung ikaw ay magtatapat sa Kanya o hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel, ito'y magiging tanda sa akin at sa inyo, ang araw ng Sabat, upang ako'y makilala ninyo na inyong Panginoon na nagpapagimbanal sa inyo. Actually, pag-uusapan natin na mas malalim yan sa Revelation chapter 14. Pero sa ngayon, magiging subukan nito kung ikaw ay sa Panginoon o kung ikaw ay sa hayop. Kuya Bry, siguro kung hindi ka talaga ganun katatag yung pananampalataya mo sa Panginoon, talagang matatakot ka na hindi sumunod sa ganung klaseng batas. Mm-hmm. Katatakutan mo ito. Pero kung nahahanda ka ngayon sa propesiya, lalo kang nai-excite. Kasi dito na makikilala yung totoo mong pagkatao at ang katapatan mo sa Diyos. Ito Kuya Bry, di ba sabi mo, halos lahat ng relihiyon, nagkakasang-ayon sila na linggo lang sila nagsisimba. Paano yung mga taong nagsisimba tuwing araw ng Sabado? Ano mangyayari sa kanila pag napatupad yung batas na yon? So ang unang magiging consequence nito ay hindi na ipapasara ang lahat ng kanilang mga institusyon, kagaya ng mga ospital, mga educational institutions, at lahat ng mga may kinalaman sa paglilisensya. So definitely, mawawalan sila lahat ng trabaho. Yun ang unang consequence. Ang pangalawa, pag wala silang trabaho, wala silang makain, saan nila igugugol ang kanilang oras? Of course, igugugol nila ang kanilang oras saan? Sa pagmimisyonaryo. So mas marami silang panahon para mag-missionary work. Mas magkakaroon ng loud cry. At dahil wala na silang pagkain, pagdating sa mga syudad, pupunta sila sa kasuluk-sulukang bahagi at pupunta sila sa maliliit na mga towns at mas lalo pang makakaparating ng pabalita sapagkat full-time na sila sa pangangaral at hindi na sila magtatrabaho. Di ba mas bibilis pa ang gawain nito? Hindi Kuya Bry, parang mangyari sa kanila, kaysa manghina sila sa nangyayari, mas magiging motivated silang ipakalat kung ano yung tama. Yes, at sila ay magtatanim at gagawa sila ng paraan para mabuhay. Na hindi nangangailangan ng amo o sistema para sila'y pahirapan. At verse 18 ang sabi, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. So dito na lumalabas yung tinatawag nating 666. 666. Ano mo Kuya Bry, kung aktibo ka sa paggamit ng mga internet, naku, itong numerong 666 ay napakadaming bagay na kontrobersyal kapag nakikita mo siya sa internet na maaaring gumulo sa isipan ng mga kabataang katulad ko. Ngayon, pwede niyo po ba tagang liwanagin sa amin kung ano ba yung ibig sabihin ng 666? Ayan. Alam mo, pag sinabi nating numero sa Biblia, ulitin ko uli, hindi natin pwedeng gawing literal ito. Kaya gusto ko itong bigyan ng mas malawak na pananaw. Ano? Ang 7 sa Biblia ay perpekto. At kapag katatlong beses na binanggit ang 777, ito ay eternally complete o wala nang pagbabago pa na kumpleto. Pero pag sinabi nating 6, incomplete or imperfect. Imperfect. At kung pag-aaralan natin ito, ang tatak na maitatatak sa ulo o sa kamay, ang sabi ulo o sa kamay, pwedeng sa ulo o pwede sa kamay, basta natatakan ka kahit isa doon, okay lang. Kahit hindi ka matatakan sa kamay, basta may sa ulo, sa kalaban ka pa rin. Sa hayop ka pa rin. Kung sa may ulo ka man, wala sa kamay, sa kalaban ka pa rin. Anong ibig sabihin nito? Matatakan ka sa isip o sa gawa. Anong ibig sabihin ng 6, imperfect? Ibig sabihin, disobedience. Hindi pagiging masunurin sa Diyos. Pag 7, masunurin sa Diyos. Pag 6, hindi masunurin. So, kahit ang isip mo ay gustong sumunod, kung ang ginagawa ng iyong kamay ay hindi sumusunod, ikaw ay natataka na ng sa kalaban, sa hayop. Pero kung ang isip mo
ay ayaw sumunod pero sumusunod kunwari ang iyong kamay, eh natatakan ka pa rin ng hayop. So ibig sabihin, kailangan full ang karakter mo sa isip at sa gawa, kailangan buong buo ang karakter ng Diyos sa iyo ang magiging masunurin. Gibay, paano kaya yung ano, paano mapapatupad yung pagtatak? Diba baka kasi naguguluhan sila dun sa usaping pagtatak. Siguro yung pagtatak na yan, kapag nilagay sa iyo, eh hindi mo na mabubura. Mm. Ganun yung klase ng tatak na yon. Ang tawag dito ay character formation. So, sa napapanood mo sa araw-araw, sa nababasa mong libro sa araw-araw, at sa gawa mo sa araw-araw, napoform yung character na kinakailangan mo. At ang character na ito must be perfect. So, any imperfection in character is the mark of the beast. Ano, clear ba yun sa'yo? So, any imperfection of character, anumang character na nag-create ng disobedience sa'yo by will or by works, so kahit hindi mo ma-manifest by works, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang mag-isip laban sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ang sino mang magtumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, ang imperfection of character ang gustong mangyari ni Satan. Dinadaya tayo ni Satan, ginagawa niyang microchip, ginagawa niyang kung ano-anong mga letters, minirambol-rambol niya para kung wala tayo nito, ay makakalaya tayo. Pero actually, this is a deception. Ang gusto talaga ng Panginoon ay ang perfection ng kanyang character. At kasama na dito ang obedience, even to the seventh day Sabbath. Alam mo, Kuya Bray, tunay na mapalad kaming mga kabataan. Dahil yung mga bagay na yan, eh sadyang nakikita lang namin sa internet, sa palibot namin, yung mga balita sa text tungkol sa mga microchip. Ngayon, nabigyan ng liwanag kung bakit nagkakaroon ba ng mga ganyang klaseng pangyayari ngayon sa mundo natin. Ngayon po, ano po yung mensahe niyo sa kanila? Paano ba tayo magiging handa sa pagdating ng mga gantong klaseng pangyayari? Ayan, in the religious point po, bagaman binabanggit ko po itong mga pangyayari sa huling araw, ang pinaka-importante pa rin po para sa atin sa ngayon ay yung establishment ng Christ-like character sa atin. In total obedience, ang Panginoon sa Kristo po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ang sabi ng Pilipos 2, na magkaroon tayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inisip na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Maramian ang willing mamatay, huwag lang makalabag. Pero marami rin ang willing lumabag, huwag lang mamatay. Two choices lang po ang mangyayari sa huling araw. Ikaw ba ay handang mamatay, huwag lang makalabag, o handa kang lumabag, huwag lang mamatay? Ito yung imperfection ng character. Kapag ka ba nagutom ka na para sa pagsunod ng 10 utos, lalabagin mo na ba to? O handa kang magutom, at kahit mamatay, masunod lang ang 10 utos. Ito ang magiging basihan ng test o pagsusulit ng Panginoon, pagsusuri at examination ng Panginoon kung ikaw ay nasa perfect state para datnan ng Panginoon bago siya dumating. Kasi kung wala ka dito, hindi ka makatatayo. Ang sabi doon, sino ang makatatayo sa pagdating ng Panginoon? Yaon lamang may mga malinis na puso ang handang tumayo sa harap ng Panginoon, ang tumupad sa kanyang mga kautusan. Tama ka dyan, Kuya Bray. Kaibigan, hindi naman talaga natin mapagkakaila na lahat ng pinag-aralan natin ngayon o nabanggit natin mga bagay na nangyayari o mangyayari ay tunay na nakasulat sa Biblia. Sa ating pag-aaral, eh, wala na tayong dahilan para maging inosente pa sa mga ganitong klaseng bagay. Minsan ay pagbulay-bulayan natin ang mga impormasyong natatanggap natin. Maging matalino tayo, maging mahusay na kabataan tayo para sa ikauunlad natin, para sa pagdating ng araw nito ay handa tayo sa kung ano yung dapat nating gawin, Kuya Bray. Yes, at kailangan po natin ng mas matalino at mas mapagpakumbang paraan. Kailangan nating manalangin araw-araw at huwag po tayong magminti sa pagbasa ng Biblia at sa pakikinig ng bawat salita na nanggagaling dito. Tayo po ay mananalangin. Dakila po naming Diyos, batid po namin ang isang malaking responsibilidad na hubugin ang aming mga karakter at ipagpasakop ito ng buo sa Banal na Espiritu sapagkat darating ang araw ng kapagsubukan na masusubok ang aming pong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng pagbabawal ng iba't ibang bagay ng aming karapatan. Iniling po namin na matagpuan kaming kagaya ng aming Panginoong Kristo na hanggang kamatayan ay sinunod niya ang kautusan
at makakapiling namin siya at ang dami namin siyang harapin sa mga lapap ng langit at sabihin, Panginoon, narito, nagtapat kami sa iyo at nagpasakop kami sa iyo. Harapin, Panginoon, ang kapagsubukan na ito na gamit ang Biblia at ang Banal na Espiritu na ipinagpapasakop namin ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pribilehyong malaman ang propesiyang ito at makapaghanda sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Paano ba yan, kaibigan? Tapos na naman ang isang oras nating pagtatalakay. Hayaan mo at marami pa tayong pag-uusapan. Dito lamang yan sa programang Tila, Pilit at Tunay na Sinusubaybayan ng Mga Kabataan. Clear Messages, The Great Hope! You're watching Hope Channel, around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!